Narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Verwan Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at mga mineral. Okay, so na-mention mo din, Doc, itong mga disinfectants, itong gaya ng sabon, mga bleach na yan. And merong isang article na ma-mention mo din itong COVID. Mm-hmm. May isang article sa... pinag-post nito lang May 17 sa Yahoo News, ano, na sinasabi, WHO mismo, Doc, ang nagsabi na ang disinfectant itself is talagang harmful sa tao at hindi naman talaga ito nakakatulong para sa tuluyang ang mapatay itong mga pathogens tulad ng COVID. Yes, ito yung sinasabi ko sa iyo, Ma'am Ange, diba? Kasi there was a time na we observed that there were group of individuals, diba? They were spraying this disinfectant all around. So sabi ko, actually delikado ito kasi po ang mikrobyo, they are also living creatures. Mm-mm. And they will always tend to develop their defense system against anything that will also destroy them. Okay. Diba? So pag na-expose po sila, parang antibiotics. Mm-mm. Pag binigay mo antibiotics sa isang mikrobyo at hindi tumalab, then you are developing resistant, di ba? Forms of the microorganisms. Kaya marami ngayon mga antibiotics dahil left and right ang binibigay doon sa mga patient. Some of them are no longer effective because the microorganisms have developed itong tinatawag nilang resistance. Okay? Ito, magpwede din mangyari doon sa viruses. So ngayon, buga sila ng buga at hindi tama, di ba? It's not, yung dosage is not enough to kill them. Mag-mutate po yan. And later on, di ba, they will become more virulent. Mas magiging nakakatakot po yan. Kaya, di ba, nung lumabas yung article, sinasabi ko sa inyo, di ba, Ma'am Ange, ito po yung sinasabi ko na nakakatakot yung ginagawa po nila. Nabaging disinfect. Yes. Pag kasi hindi pala, po Doc, tama ang proseso, they will just be developing a worse form na mas nakakatakot na kaysa yung una. Pero mas mabuti-buti nga ngayon, Doc, hindi na masyado nag-disinfect tulad ng dati talaga. Lalo nung unang sabak, pagpasok ng mga March nitong COVID-19, talagang kaliwat kanan eh. Nagtayo pa sila mga disinfectant, narong gumamit pa ng mga kung ano-anong bagay para lang maikalat yung disinfection. At ito pa, Doc, nabanggit din dito na yung pag-spray pa na ng chlorine at mga toxic chemicals sa tao mismo, although na topic natin kaminsan, can cause problems sa mata. It's also harmful. Opo, sa skin, and can cause bronchospasm, saka gastrointestinal effects. Yes, yun na study na nakita nila. So, it's not only bad for yung magkaroon ng another strain. Opo. But when exposed, ang humans, when exposed nga, di ba, would cause such a medical conditions. Yan. Kaya, mga kababayan, ano po, sana mapag-isipan natin maigi ito at... ewan ko lang, sana lang eh, wag mag-mandatory. Hindi ko minsan kasi hindi ko alam kung kanino recommendations yung mga yan eh. Oo. Ay nako. Pero pabago-bago din naman kasi minsan ng WHO ever since hindi sila ganun ka-consistent. Kaya nga galit si Trump dyan eh. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahan ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Inatid sa inyo ng Verwan Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral.